Hi, Bangga. Huwag mo sabihin, Raja, sabihin mo. Energy. Dapat may ganon. Para may konting last. Ayan. Batingin ko na nakahanta by Chris Leroy ng 106.7 Energy FM. Hi din kay Jenster Emperador ng Rosario La Union, mga kaikip family ng Kalasyaw at Lingayen, Pangasinan. Mga Estepa at Lorendo ng Bawang La Union. Sabi ni Sir Jay na nasa biyahe ngayon. Oh, walang sawang biyahe. Babati naman, sabi dito, pamangkin ko nakaantabay ngayon habang nagre-review. Hindi nagre-review yan, nagre-Facebook yan, Mami, ano, LB. Oo, napaplastic lang yan. Ayan, Gabby Riza in April. Ayan. Hello po, aligayang pakikinig. Sino to? Pagit po, hi din po kay, si Jonas. Bermeo of Mediacom. I will find ni Papa J. Si Jonas. Mama Alma, ikaw pala ito, Mama Alma, kamusta ka na? Oh? Sorry naman, hindi ko na save number mo. Mwa, thank you. Alright, mga kaibigan, tawag na 721-2429. That's the number to call. 721-2429. Siguro mga 1 month after this, mag-a-announce po ko ng cellphone number na pwedeng tawagan. But not yet. Wag muna ngayon. Alright, not yet muna. Huh? Sa landline muna tayo. Alright, hello. Hello. Hi, good evening. Mahina, mahina. Good evening po. Naka-headset po kayo? Naka-headset? Ah, hindi po. Ah, hindi. Cellphone landline. Ah, cellphone. Naka-loudspeaker? Hindi naman po. Mm-mm. Naka-damit, naka-damit. Naka-damit. Opo. Mm-hmm. Buti naman, no? Kasi mag-ibangin. Sino po sila? Patricia. Patricia from? Kaloocan. Hi, Patricia. Saan ka sa Kaloocan? Sa may ano po, Kamarin. Kamarin, Kaloocan. Oo. Talaga? Yes po. Kamarin, Kaloocan. Saan ba ang Kamarin? Doon yan, di ba, sa ano, sa kabilang Kaloocan? Opo. Malapit yan sa may ano, Shangri-La ano, Park? Sa Barte. Sa Barte, o. Ate, ba't nag-eco tayo? Sa banyo ka ba? Hindi po, salas. Nag-e-echo ba? Yung salas nyo, ate, ang dingding nyo, tiles lahat. Hindi na. Ha? Hindi po. Sige. Alright, Patricia. Yes po. Anong ginagawa sa buhay? Ano po, ako nagbabantay ako ng, ano, ng internet sa kuya ko. Bantay ka ng internet cafe? Oo, para ako yung nag-humani. Mm. Kasi nasa ibang bansa. Paano yung kita? Paano hatian? Hmm? Paano hatian ang kita? Hindi, nangungumission lang ako. Yung ano, yung mother ko po. Nangungupit ka ba? Ay, hindi. Ay, grabe. Ba't depensin? Inaano ba kita? Di ba kita inaano? Tinatanong ko lang, guilty ka sa magot. Pang-load lang. Pang-load lang. Pang-load lang. Ah, sige ate. Alright, may asawa na? Single po. Ha? Complicated. Pa single ba hanggang na? Single. Single? May asawa? Complicated. Hindi po, may isi-share lang kasi. May baby ka na? May baby ka na? Wala pa po. Wala pa? Wala pa. Sige. Kwento na. Kasi po, nitong last July, may nakilala ko online. Tapos, chatting kami. Sa chat lang kami nag-uusap. At tinakasan mo? Ayun po, nag-uusap lang kami sa chat. Tapos, camera, ganun lang. Tapos, nag-ano kayo? Vid? Video call. Hindi, buuin mo. Vid? Vid. Tapos, video call. Video call. Sorry naman. Nag-ano kayo? Nag-vid? Nag-ano kayo? Vid?
Huwag na mapajak, ano? Ay, sorry. Papa J. Sino ako? Sino ako? Papa J. Nasanay lang. Sobrang sikat talaga, no? No? Sobrang sikat yun, ha? Oo. Oo naman. Mm-hmm. Tumigil ka na, ha? Tapos, oo. Nagbibid, jokol. Oo. Tapos. Then po, tapos, pumunta siya dito nung... Ay, hindi siya Pinoy. Hindi po. Hindi Pinoy. Ano siya? Koreano. Korean? Korean siya, pero sa ano na po siya, Australian siya lang. Hindi English siya. English siya. Oo naman. Hello, mate. Alright, I'm sorry. Thank you. Ganun. Ganyan po. O, tapos. Tapos sinuntahan niya po ako dito noong September. Hindi nagkakilala niya dito noong September. Pumunta siya dito. Parang sa kilala kami talaga. Tapos po, okay naman po. Okay naman kami. Nagkita kami. Dating lang. Tapos... Dating lang? Simula po. Opo. September, pumunta po siya. Sunod-sunod na po yan hanggang December. So ano, naging kayo ba o hindi? Kasi po, ano, parang naliligaw lang po siya. So sabi niya naman... Pinuntaan kayo na naliligaw lang? Opo. Hindi pa talaga kami. Nung pumunta siya dito, hindi pa talaga kami. Tapos... Yun po, ano, edi sunod-sunod na siyang buwan pumunta dito mula ng September. Sunod-sunod hanggang December po. Tapos, yun lang, parang getting to know each other stage lang. Yung mga buwan na yan. Teka lang, pinuntangan niya para ligawan? Parang gano'n na po. So, wala kayong relasyon pero pinuntangan niya dito. Ang galing, ganda mo ha. Ganda mo. Oo naman. Tapos yun po, hindi siya nakapunta dito ng, ano, ng January, February na po siya pumunta. February. Pumunta siya dito, tapos, nag-usap kasi kami na, nagkita kami nun sa, ano, sa Shangri-La Mall. Doon po kami nagkita, tapos, kumain lang kami. Tapos nagyaya siya sa akin sa ano. Pagkatapos nagyaya siya sa akin sa COD. Yung sa pagkain. Tuloy lang. Yung po, nagyaya po siya sa akin sa COD. Tapos inom-inom lang kami. Pag-ilang po ba yan? Pang-apat po. Okay, alright. Pang-apat. Okay. Ay, di pang-lima pala. Yung sa panglima natin na yun, yung panglima na yun, yung unang apat, ligaw lang talaga. Opo, ligaw lang. Hindi, walang holding hands, walang kiss, wala. Kiss lang, holding hands, pero hindi naman po yung ano talaga. Yung parang smack lang, parang ano, beso-beso lang. Teka lang ha, iba ang beso-beso at smack ha. Ang beso-beso, pisngi sa pisngi, ang smack, labi. O, minsan nga. Dati walang plastikan kasi, pag-ibang mo, ginagago dito eh. Hindi naman. Oh, tapos nga itong February na, pumunta siya dito. Naka-check-in kasi siya doon sa mga Tapos... Finally, may nangyari na ba? Wala pa, ganito. Ang tumal ng bentahan, ha? Tapos yun po, yung... pagkatapos na inom-inom, naglaro muna kami, mga 2 hours. Ano nilaro nyo? Yung sa ano lang, yung sa machine lang, yung system lang. Sa COD? Apo. Oh, ano meron doon sa COD? Sa sino? City of Dreams! City of Dreams po. Yun pala yung COD. Tapos, okay. Ayun, tapos, nag-iaya siya sa akin kasi nag-dumot sa tao. Sabi niya sa akin, para makapag-isip mo na daw po kami na mag-tarinan. Tapos, ano po, nung una kasi, ayoko talaga, parang nadala lang ako sa pilitan. Kasi, napilitan na rin ako. Lalo na rin sinabi niya na, wala naman daw siyang gagawin mo sa masa. Bakit daw? Sa kanya ni Aya? Sa kanya ni Aya? Sa ano, sa room niya po. Sa room niya. Yadi. Parang nakuha na nga rin ako sa pilitan. Tumama na ako.
Tapos po, yun. May nangyari? Hindi, kasi kinakabahan ako. Parang nasa isip ko, bahala na kung anong mangyari, gano'n. Mm. Eh, pagdating namin sa kwarto niya po, nagsapakan kayo nun? Hindi naman. Nagkwentuhan naman kami. Nagkwentuhan kami. Mm. Tapos meron naman kasi doon ang sala. Nagkwentuhan kami. Mm. Tapos, parang napanatag lang ako kasi parang hindi naman pala siya nasa isip ko na baka... Ate, Diyos ko, nakakalimang punta na eh. May, di ba, iba lang yun. Ibang unang punta pa lang, pack na yan. Ay, isa naman ako, Papa. May sinasabi ko lang, di ba? Oo. Pero siyempre, karapat ang babae kayo. Kahit naman nakasampung punta, kung ayaw mo talaga, di ba? Oo, no. Mm, ganda mo yun. Picture nga, oh. Tapos? Tapos yun po, yung... kwentuhan kami tungkol sa buhay niya, tungkol sa buhay ko. Kasi ano siya, divorce na. May dalawa na siyang anak. Mm. Tapos po yun, yung, edi, tatlong oras po yata kami nag-usap. Mm. Ano. Tapos, pagkatapos po nun, bigla niyang sinara yung bintana. Yung kortina, sorry. Yung kortina. Kala ko, hindi pwede buksan bintana dyan, huy. Oo nga, sorry. Kinakabahan lang. Tapos bigla niya sinaray yung kortina. Mm. Eh, nagulat ako. Parang kinabahan ako. Sabi ko, ba't niya inano? Kasi makikita na kapit bahay, ganun. Oo nga. Tapos bigla po siyang lumapit sa akin. Mm, ay, ah! Pinapita niya ako. Tapos, bigla niya akong hinalikan. Eh, di ba ginagawa niya naman dati yun? Hindi, iba kasi yung talagang... Bakbakan talaga. Halik na talaga, bakbakan na. Eh, nagulat ako kasi hindi ko po inaasahan na gagawin niya. Hmm. Ano bang inaasahan mo, ate? Ismak lang. Masa yun na nga. Hmm. Parang hindi ako nagre-respond. So, nakatikom lang ako tapos siya lang yung ano. Kasi... kinakabahan ako, sabi ko, baka pagka nag-hysterical ako, baka persayin niya ako yung gano'n. Mm. Kasi, nang kinabahan ako, yung parang yung kaba niya yung nanginibabon sa akin. Mm. Tapos, lalat ako hawak niya yung liig ko. Pero hindi naman talaga tight. Parang, sabi ko, nasa isip ko, masama na. Mm. Kaya hindi po ako nag-respond sa ahalik niya. Tapos, kumbaga, nanatili kang ano, tuod, gano'n. Oo, parang gano'n. Nagpanggap kang driftwood. Bakit? Yung walang kilos, nagpanggap kang ano, panggatong, gano'n, panggatong lang. Tapos, tumigil na lang po siya. Tumigil na lang siya. Tapos, pagkatapos dun, hindi na ako nagsasalita. Tapos sabi ko na lang, uuwi na ako. Tapos yung binook niya na lang po ako ng Uber. Tapos, parang napanatag ako. So, sabi ko, ano ka na pa? It's really nice. Hindi mo, parang nakahinga ako ng maluwag doon. Nung sinunod niya ako, na sabi ko, uwi na ako. Mm. Pero hindi ka ba natuwa? Kasi, ano yung pigil? Natuwa naman. pagkatayo ko, yung ihahatid niya na ako sa baba. Pagkatayo ko, tumakap na naman siya sa akin. Mm. Tapos po, hinalikan niya ulit ako. Mm. Tapos, ganun pa rin yung ginawa ko. Tapos, nagpanggap ka na naman driftwood pa rin. Opo, parang ganun. Tapos yun, yung parang napansin niya nga talaga na ayaw ko. Tapos, tumaba, hinatid niya na ako. Tapos kinabukas na kasi nun, balik na rin siya. Tapos po, yun. Mm. Eh di ko... parang continuous pa rin po yung communication namin. Tapos, yung mga tungkol din. Sabi ko, ba't mo ginawa yun? Mm. Sorry kung gano'n. Tapos, lalo na wala pa namang label mo. Eh, nalilig ko siya sa'yo, diba? Kasi ate, diba, ang kwento mo sa akin kanina, nag-ipag-kismak ka sa kanya, labi sa labi, smack. Hmm. Tama? Parang sabi niya kasi parang... Hindi, tagutin mo yung tanong ko. Po. Nag-ipag-kismak ka sa kanya, diba, yung mga unang punta niya? Hmm. O, tanga ka ba? Hindi ba pag gano'n sinagot mo ng lalaki? Kanan ba yun? Bobo?
didikit mo lahat mo sa ibang lalaki, hindi mo sinagot? Ha? Hmm! Sagalin mo yung tanong ko! Hindi pa po talaga kami. Hindi nga kayo, hindi ako naman, hindi kayo. Naniniwala ko hindi mo sinagot. Eh bakit may babalik sa lab eh? Ha? Hindi naman yung mga first date naman, smack lang. Kahit na, 'di ba? Ang sinasabi ko sa iyo, nagrereklamo ka, 'di ba, na ganyan, na wala kayong label ate, eh bakit ka nagpapahalik kung hindi kang boblocks? Nga eh. Ha? Nagpapahalik ka eh, nagrereklamo ka? What's your problem? Like, duh. Sige nga po, tapos nitong March naman, pumunta po ulit siya dito. Hmm. Nung March, tapos, maghapon kaming nung nagkita kami, maghapon kaming namasyal. Hmm. Tapos, ano, pagkatapos na pumunta kami ng, ano, yung bar sa may hotel na. Ano na? Pumunta kami ng bar, nag-bar kami dalawa. Nag-bar kayo? Ooh, sa akin nag-bar. That is fine. Hindi. O di hindi. So medyo social naman. Hoy! Social kami dun ha? Ah, social ba? Hindi pa kasi ako nakapasok yung pa. Tapos? Tapos po, yun po, after nun, ano, pumunta kami ng ano, ng POD ulit. Hmm. Pagkatapos. Kasi maglalaro-laro lang doon. Hmm. Tapos, ano, naglaro nga naman kami. Naglaro. Okay. Tapos, pagkatapos, eh, ano po, yung medyo nakainom kasi kami. Hmm, ayan na. Lalo na, nakainom kami. Siguro mga tatlong oras din kami sa bar. Hmm. After na, medyo merestaurant yung team. Pero, mga isang oras lang kami naglaro. Hmm. Tapos, nagaya siya sa room niya ulit. Ayan na naman. Niya. Nung sumama ka. Apo, sumama na ako. Nung umuho ka sa kanya, nung sumama ka sa kanya, I'm sure alam mo na mag-attempt na naman siya. Oo, kasi may, kumbaga parang may feelings na rin naman ako sa kanya. Hindi ko lang. Dapat lang nagpalik ka sa uso eh. Hmm, tapos? Yun po, tapos ano, edi ano yun na nga yun. Kwentuhan kami. Mm-hmm. Mga 30 minutes na lang, nagkwentuhan kami. Mm-hmm. Tapos, napatitig siya sa akin. Ay, ito naman yung titig! Nakakaw! Sabi kasi yung titig niya sa akin. Tapos, hindi niya lumapit sa akin. Yun na naman po, hinalikan niya ako. Ayun na naman. Tapos, nag-response na rin ako. Ayan. So, nakita mo yung titig niya? Malaki ba yung titig niya? Maliit lang. Ang titig. Ha? Maliit lang. Yung titig niya? Opo. Ikaw ba, naamoy mo yung titig niya? Naamoy ba yun? Hindi. Tatanong ko lang. Bago sagot ka. Tapos? Tapos yun po yung ano, nag-response na rin ako. Ano na, bakbaka na. Tapos, binaba niya po yung upper, ano ko. Binaba niya yung upper mo, para malabo yun, ha? Sorry, yung damit ko. Pantaas. Tinanggal lang kanya ng damit. Oo. Na pantaas. Opo. Tapos? Tapos, ewan ko ba kung ano nangyari sa akin kasi hindi ko siya, ano. Hindi mo siya pinigilan. Hindi ko na siya na pinigilan. Alam mo kung ano nangyari sa'yo? Ano po? Nangati ka, yan. Yun ba yun? Hinala ko lang. Ah, hinala. Hindi naman po, parang talaga may feelings na rin ako sa kanya. Hindi, kunyari nangati ka, okay na. O, tapos? Ayan po, yung umabot ko sa point na yun na, yung... Mm-hmm. May nangyari? Meron po. Ika-ali na punta niya? Po? Ika-ali na punta? Ika-ali. 7. Ika-7 punta?
Anim, sorry. Hmm. Anim pala. Oo. Tama? Yun na po. Opo, hmm. Ika-anim. May nangyari na sa akin. Hmm, nangyari. Okay. Oo. Anong tanong mo? Kasi po, hindi nakabalik na siya ng school. Mm. Parang ano, biglang, parang biglang sweet naman siya. Mm. Bigla siyang nag-iba. Mm. Yung wala pa nga kaming label, hindi pa nga kami. Tapos, yung kasalanan ko naman na, yun na bigla siyang nag-iba. Parang bigla siya nag-iba? Hindi na siya madalas nag-iisat, nag-iisat. Dati, huwag kang bulong. Hindi na po siya ano madalas nag-message. Mm. So, ang dating sa'yo ate, kung kahit nung nakuha na niya yung ano, ikaw, bigla nagbago. Bigla. Mm. Yan ang dating niya, di ba? Parang bigla ka, biglang ano, parang... Oo. Dahil nag-kiemi na tayo, parang nag-iba ka na. Tama? Oo nga po. Mm. Tapos yun, kung hindi ko pa in-message, hindi ko pa nag-reply. Mm. Lagi na lang ako yung parang ako na tuloy yung lagi nauuna. Mm. Na kung dati naman, siya naman yung parang nag-grade sa akin. Yung parang ano, parang oras-oras nag-message. Mm. Pag yun bad trip ka. Ano? Ha? Bad trip. Eh di meron pag-isisi kung saan ako, hindi ko binigay, ganun. Oo nga po eh. Sabi ko sana pinag. Anyways, ate, what's your question? Sina nga po, ano? Mm. Yung parang, ako tuloy yung parang, mga, may ano nung ilang na rin. Ate, huwag kang bumulong, huy! Nagkakwento ka ng ano ng inyong kaanuhan. Lakas-lakas ng boses mo. Mm. 2 weeks na po kasing ano, yung parang malamig. Parang ang cold niya na. Mm. Tapos, ako na lang yung laging nag-inipis. Okay. Mm. Tapos po yun, parang pag sinatanong ko kung makakapunta sa next month, parang wala na, hindi niya pa alam. Biglang gano'n na dati naman. Kumbaga dati naman. Mm. Lagi siya nagka-plano, pero ngayon parang... Parang wala na. Mm. Kung kailan naman na ano. Kung kailan naman na may kilis na ako. May kita marinig? Tapos, kung kailan naman, kumbaga may feelings na ako sa kanya. Tapos, bigla siyang agad-agad. Ano, dikit mo yung mo sa phone? Huwag ka makulit ako. Sorry. Yun na nga po. Ano ba? Yung kukulitin ko pa ba siya? Kasi parang para tuloy na bumukang ako na yung parang needy. Parang ganun. Hmm. Wag na ate. Huwag mo nang kulitin. Ang tanong ko sa'yo, magkaano-ano ba kayo ngayon? Wala nga po eh. Wala. Hindi wala ka palang hahabulin. Yun nga eh. Di ba? Wala ka palang hahabulin sa kanya. Anong ginagawa mo? Wala ka palang hahabulin sa kanya. Eh, but naman kasi si ganun siya. Eh, ate, sorry ha. Una-una sa lahat, you took the risk of giving in sa gusto niya. Diba? Kasi naniwala ka. Hindi kita masisi eh. Pinuntahan ka, tinrabaho ka naman niya. Pinuntahan ka niya maraming beses. And then, nung time na nakuha ka niya, naglaylo siya. Tama mali. Yun yung risk na pinasok mo nung pumayag ka yung mangyari sa inyo. So, ano ba? Ba't ka magreklamo? Huwag kang magreklamo. Tama? May dumating na artista rito. Si, ano, Brad Pitt. Ate, kung ang tanong mo lang, hahabulin mo pa siya, hindi na. Hindi mo na hahabulin. Nasasaktan lang kasi. Ano, masakit, nagtiwala ka eh. Oo nga eh. Diba? Yung parang... Nagtiwala ka eh. Tama? Okay. Pero hindi ibig sabihin natin na nalagtiwala ka, eh, susuklihan niya yung pagtitiwala mo sa kanya. Wala akong masabi sa'yo eh, kasi wala naman problema dito eh.
tama. Opo, kaso wala, hindi lang ako maka-move on sa nangyari. Huwag mo na ulitin. Kumbaga lesson na lang sa'yo ito. Oo nga, yung parang 5 years kang single tapos. Nang binigay mo na, tsaka pa ganun. Opo. Kasama yan. Learn the lesson. Ganun kasimple yan. Di, ibig sabihin, yun lang yung gusto niya. Kaya, nung nakuha niya, agad-agad. Hindi ko alam, ate, kung yun lang ang gusto niya. Hindi ko kaya sagutin yan. Ang sinasabi ko lang sa'yo ngayon, ate, is that wala ka naman kailangan habulin sa kanya. Next time, ate, hindi dahil nagpakita ng motibo, ilalabas ang imbutido. Yun nga, napag-isip-isip ko nga. Nakita mo yung imbutido, minsan more condensed. Parang ganda yung shape nun. May itlog lang sa loob. Kasalanan ko din naman. Kasalanan mo. Ay, wala. Risk talaga yung pag-ibig yan eh. Natukso ka. Tao ka lang din ate. Siyempre, di ba? Put two things together. It will all create friction. And nagka-friction. May nangyari sa inyo. Muntik mo na-describe lahat. Tinaas pa yung damit ko. Tinanggal po niya yung bra ko. Nakakapagtaka pa pa, Jay. Kasi hindi po siya nagsusuot ng bra. Pero alam niya magtanggal. Yan, ate. Oo nga. Po. May dumating sa booth. Oo, sino? Si Gardo. Gardo? Oo. Ni Papa G. Hindi mo inaabot, no? Kasi, siyempre. Ang original na machete. Ah, oo. O, di ba? Gardo by house. Malamang, naka-wallpaper sa kubanyo dati yan. Screensaver ko nga dati yan. Ay, bakit? May something, ah. Why? Ang bango ng booth bigla, kayo na ang baho dito eh. Ang pumapasok sa Jorel lang, ang bantot. Kaya dumating si Gardo Versosa, ang bango. Bati mo si Sir Gardo, dali, maghilaw ka. Huy! Ako ba? Ikaw, maghilaw ka mo. Sabi mo hello. Hello po. Ayan. Ito, pakausap po sa'yo. Mahingi tayong payo. Ayan. Ayan. Saan ba yung mic natin isa? Saan ba yung mic? Yan. Yan, yan. Narinig mo. Walang headset. Ito. Hello, kamusta ka na? Hello headset po. Na sinigid ito, naman ito, ako. Thank you. Hello po. Hello. Ay, sorry. Kamusta ka na? Nasaan ka ngayon? Sa bahay lang. Okay naman. Wala siyang damit. Oy! Wala siyang damit. Parang hindi na. Kamusta naman ang buhay-buhay? Okay naman po. Kahit pa paano. Ang love life. Medyo na mo problema lang. May problema siya, Ricardo. Meron? Oo. Yung Australiano, dinalo siya 6 times. Ikaayong na beses, may nangyari sa kanila. Ah! Ikapito, cold na. Nako! Binigay niya ang ano, ang yung ib ng biyak na bato. Oo, nako. Magkala si Pedro Paterno dyan. Hindi na pala kayo nagkikita ngayon. Hindi na po. Ay, di miss mo na siya. Medyo, cold na. Parang cold na. Ako kayong gusto eh. Oo nga eh. Mm-hmm. So... ganun ba talaga yung mga lalaki? Ay! Hindi! Sobra ka na! Napakingit ha! Alam mo, minsan baliktad yan eh. Pag nakukuha ng babae yung gusto. Diba? Sila yung lumalayo. Sobra kayo sa bintang niya. Hindi kayo inaano dyan ha? Kumbaga, sinisimsim lang yung bango namin mga lalaki. Diba? Hindi kayo... ano yun? Parang nektar naman tayo niya. Sinisimsim. Kumbaga. Baliktad? Oh. Hindi. May mga ganong kaso rin, diba? Okay na, ate? Okay na po.
Ang swerte mo, ha? Bakit naman kasi? Bakit naman kaya? Ang tangkad ko naman, ang sexy ko naman. Ayan, naku. Alam mo, ganyan yung description ng tita ko bago na mayapa. Ay, grabe ka. Pabiro lang. Ay, pasalamat kayo, Sir Gardo, kasi hindi ko alam. Thank you po, Sir Gardo. No problem. Salamat sa pagtawag, ha, ate. Thank you po, thank you. Teka lang, interview ko sa... Sir Ricardo, ba't nandito ka? Actually kasi fan na fan may asawa ko. Ah, talaga? Oo. Eh, nung pauwi kami, galing kami sa taping ng Destined to Be Yours. Talaga po? Oo, eksakto. Pagbukas ko ng radyo sa kotse. Nabusensan kita. May kotse po kayo? Nakakaabot naman ng ano, ng destinasyon. Nakaluwag-luwag eh. No? Alay mo, pagbukas ko, eksakto. Sabi ko, parang familiar yung boses na yun. O, naglipat na po yung estasyon eh. Oo, tapos... Laki mo kasi yung offer sa akin dito. Biglang... Ang bahay na Meralco Bill. Biglang nagulat siya. Sabi niya, parang yan nga, sabi niya. Apo. So sabi ko, baka naman pinagkakaloob. Kasi nung... Ando ka pa sa dati mong tahanan. Apo, apo. Eh, grabe siyang sumubaybay. Uy, maraming salamat. Sinisita pa niya ako dati sa pagbili ng radyo. Bakit? Sabi ko, sinisita mo ko, ikaw rin palang gagamit. Sabi ko. So, yun. Kumbaga, kung alam mo lang kung ano, gaano siya ka-diehard sa'yo. Kaya kanina, talagang di na namin pinalampas. Eh, nagbibigay ka pa ng directions, di ba? O, saan po ba kinakatira? Yeah, meron sa ano. Actually, Pasig lang. Ah, malapit lang. Malapit lang. Ayan. So, sabi ko, ito na siguro. Nagkasama na po sa show dati. Yung cooking show kay Wilma Dacen. Kayo po, wala akong naluto nun eh. Wala nangyari sa show eh. Nagbalat yata si Wilma eh. Ang enjoy pa naman eh. Oo, no? Cooking show ano. Oo. Ano pong pakiramdam na kayong original na machete? Hindi, actually yung original si Seta. Ah, talaga? Oo, ako yung ano, pangalawa. Oo, pero totoo niyan ha. Ano po, nasa wallpaper ko kayo nun. Baka pala magkalimutan. O, ibigay mo na. Ay, mo yan. Med lang pa sa lubong. Sa mga hindi po nakakaano, kasama po ni Sir Gardo ang kanyang may bahay nandito ngayon. Oo, may dala po silang ano. Siyempre. May dala po silang cash. Cash. 17,000 pesos. Ay, thank you po. Ayan. May dala po silang ano. May binig. Ano po ito, sir? Okay naman yan. Pasta? Ano naman tinap yan? Ay, mga kaibigan, meron po silang binigay yan. na binibenta ko pa para makapera. Nakakatuwa. Alam mo, Sir Gardo, matutuwa yung management namin. Oh, kasi tinalaw ko ng artista eh. Sasabihin ng may-ari, buti na lang, hinahir ko itong DJ na to. Ang galing-galing. Papa Jay, pwede mo pa-selfie. Ayan, selfie kami. Ayan. Pak! Yeah. Pinitura mo kami, Pence? Pinitura mo kami sa cellphone ko. Ito, yung clone ko ng cellphone. Clone yan. May mga kaibigan sa mga nakikinig mo sa atin. Dinalaw po kami ng artista. Alam mo, Sir Gardo, marami ng artista dumalaw sa akin dati. Sa si Ninang... Aninang I.I. de las Alas, si Mama Ali Soto, si Miss Caril, dumalaw na lahat yan sa booth natin. Oo. Pero ikaw yung, ikaw yung pinakabango sa dumalaw. Ang bango eh. Salamat. Oo, mamaya po ano. Uy, hello daw po sabi ni ano ni Arnold Caldea. Hello, Arnold. Kay Maricar Cruz ng Manila, Gerson Asuke ng Korea from Angel Sapphire. Hello, Sir Gardo, mag-plug ka naman ng mga shows mo. Yes, yung pong Destined to Be Yours, kasama ko po yung Aldab, Mondays to Fridays po yan. Talaga? And then, narinig ko rin kanina, meron kayong parang bloodletting ba yun? Meron po kami sa, ano, sa Marikina. Bali kami naman, meron naman kaming bike ride. Charity ride ng Cupcake Bikers sa April 2. So, yung mga mahihilig magbike, sige po, kung mahilig kang magbike, yun, sa April 2, bali magkikita-kita po sa monumento ng before 5 a.m. and then 5 a.m. po yung ride out papunta po ng Santa Maria, Bulacan. And then yung pong proceeds niyan, mapupunta po dun sa tatlong babies na medyo may malubhang karamdaman. So, yun, sana po. Mabuti yan, sir. Tulong sa kapwa. Oo. Next week naman po, nasa Mega Mall po ako, mamimili po yung kamag-anak ko ng grocery. Yung mga gusto mo tumulong sa magbabayad, punta kayo. Maraming salamat, sir. Yun yung namimiss namin, eh. Oh, namiss ko mag-radio. I was away for 3 months. Oh, and all the while, ang akala namin mag-abroad ka.
Nagpunta po ako ng Dubai. Ah, so nag-ano talaga? Nagpunta po ako, hindi na ma-share po. Kasi nandun sa Chico, so Chico Loco will be coming home. Ah, to join the team. Ah, I see. Kami po yung future number one eh. Ah. number, malayo pa kami ngayon eh. Oh, mabilis lang. Mabilis. Sa Gardo, maraming salamat. At saka si Ma'am... Ivy. Ma'am Ivy. Ano po ang mensahe nyo kay Mrs.? Well, ningin na po kayo sorry, sabihin nyo, ano? Saka ngayon, alam na namin kung ano, kung saka pupuntahan. So, baka magulat ka, panay-panayin ka namin. Sabihin nyo po, ano, I did not do it, I will never do it again. I did not do it, I promise I will never do it again. Parang naidahilan ko na yata yan dati. Isa po sa pinaka, ano, pinaka matipunong, ano, Ando, membro ng pinilakan tabing. Pinagpantasyan ka na lahat ng kulihala nun. Oh, at may nagwagi, may nanalo na best. May nanalo na, ginalingan. Ginalingan. Ayaw ka na tarangin ko sa mga ginalingan. Alas pa po tayo. Thank you so much, Papa. Alayo ko po kayo ng kanta. Maraming salamat. Sir Ricardo, maraming salamat. Yes. Thank you for joining my station. Thank you so salamat. Much. And lahat ng mga nakikinig na Cupcake Bikers, hello sa inyo. Ayan, 4 a.m. on Saturday. Sa April 2, Sunday. April 2, Sunday po mga kaibig. April 2 on Sunday, ang Cupcake Bikers proceeds will go to... Sa tatlong babies na may, ano. Kumbaga, naka-post naman yun sa FB page na Cupcake Bikers 143. Ayan po, so, pwede sila magpa-register doon and then sabay-sabay na mag-ride papuntang Santa Maria, Bulacan. Ayan. Saan po sa Santa Maria? Sa Villa Natalia. Kasi nanay ko taga kay Pombo. Malayo na po yun. Thank you so much, Ricardo. Maraming salamat. Thank you so much. Pansin niyo mag-asawa po.